Lalagay ako ng 2 tablespoons ng mustard. Yung whole grain to. Then 1 tablespoon Dijon mustard. Minced garlic, pepper, and salt. 1/4 cup honey. Then lalagay ako ng 1 teaspoon na cornstarch. Then 1 teaspoon olive oil. So naka-preheat yung oven ko ng 180 degrees Celsius. Ibe-bake natin yung chicken for 30 minutes and then babalik na rin lang natin and then bake ulit ng another 20 minutes. So, mix lang tong mixture niya. Then, lalagay na natin yung chicken. So, yun, lagay na natin yung chicken. Madalas ito niluluto ko pag wala akong time na magluto ng maproseso or tinatamad ako. Kasi ito sasalang mo lang. Marami kang pwedeng magawa in 50 minutes habang nakasalang to sa oven. Pwede ka rin maglagay dito ng ibang seasoning like paprika or kung ano yung prefer nyong idagdag. Pero tikman nyo din ha bago nyo isalang or bago nyo ihalo yung chicken kung okay na sa inyo yung lasa. Yan. So, na-preheat ko na yung oven ko ng 180 degrees Celsius. I-oven natin to for 30 minutes and then babalik na rin natin siya another 20 minutes. Then, okay na siya. So, ayan. Nakasalang na siya. So, lagay muna tayo ng oil. Then, lagay natin yung binoil ko na pork. Onion. Ito, nilagyan ko na rin ng protein para in case kung hindi naman maubos. Pwede na kasing ito lang ang ulam dahil may protein ka na may veggies ka pa. So, in case lang hindi maubos, sa another ulam, pwede mong paresa ng iba. Nilagay natin yung garlic. Tomatoes. Little hot water. So, hayaan muna natin lumambot yung kamatis para makuha natin yung juice niya kasi yun yung pampalasa dahil salt and pepper lang ilalagay natin dito. So, lagay na tayo ng salt and pepper. So, ito yung consistency na inantay natin yung durog na yung kamatis. Lalagay na natin yung stem muna ng pechay. Kung gusto nyo na mas maraming sabaw, pwede na naman siyang dagdagan. Lalagay na natin yung leaves. Gawin lang natin ng mga 5 to 10 minutes and then okay na ito. Yung binibake ko na chicken, patapos na din.